away na nga namin. Wala naman. EVOS Esports SG ang gumigera kagad dito. Geek Fam na wala, ladies and gentlemen. For GFB, pero nakuha nila agad. Oo. Yung first blood. So, kanina tinag-uusapan natin kung ano yun, madam? Mauunang makipag-angasan. Oo. Naangasan sila agad ng EVOS doon. Parang ano to, no? Laban na nag-agresibo. Pagsino ang pag-agresibuan. Feeling ko, madam, let's run down the lineup muna para ma-refresh yung mga tropa peeps natin nanonood. Chote, Rizla, Kari, Akai, and Gushon. Para dito, Other Bambi, Ace Potato, Soul, and JPL para sa EVOS. And para sa side man ng Geek Bomb, we got Repo playing as Esmeralda, Dominion, and Selena. Too easy for Jeff B. For the Minotaur, we have Kaja para kay Sword. Fix naman on the Hayabusa. Okay, Madam, Madam Yasumiya, 1 minute 20 seconds para dito sa side ng EVOS. Sila ang nakakuha ng first blood. Lagi natin pinag-uusapan dito yung Therese na pick. Piling ko nga ikaw lagi yung nagkakas niyan. Napaka sustainable na hero. And look at this, EVOS actually shutting down the farm and the rotations na pwedeng gawin ni Paring Fix, na sinabi ni Coach Panda na kailangan yung Hayabusa yung maging main ano dito, parang main shutdown para sa EVOS. Kasi Hayabusa, if hindi siya, actually hindi naman talaga dapat sumasama yung Hayabusa sa team fight. Nakikita natin sa Hayabusa, hihiwalay siya sa isang lane kung saan walang kalaban or less yung kalaban na hindi siya mahuhuli. And then he's just pressuring the lane. And by that, nakakapag-farm yung isang Hayabusa. And yes, the moment na pagpatak ng late game, kahit sumali siya sa laban, may item na siya eh. Tsaka masakit talaga eh. The shadow kill 5 strikes on 1. Yep. Diba, matik ka agad, may mapipitas ka. And mind you, madam, yung lineup ng Geek Fam, apat dito, kaya makipag-clash. Ikaw na nagsabi mismo, pag shumot yung Minoan's Fury, pag shumot yung Falling Star Moon, nasa delikadong position ng EVOS Esports SG. Yeah, for the side of Geek Fam naman kasi, I'm thinking na pwede sila pumasok. Ito nga, magkakasama yung tatlo magbe-best friend dito, pero hindi nila magawang pasukan sa EVOS yung nasa middle lane. Meanwhile, Fix though, tinatry niya lang microhen yung nasa may baba and trying to at least disrupt the farm ng carry at the bottom lane. Speaking of disrupt, nahuli nila itong si Gushon with the Divine Judgment and continuing on that turtle. Sila pa ang na-disrupt. Sila pa ang na-disrupt, Madam Yasu. 3 minutes in, Geek Fam securing the turtle right now. There's the Hurricane Dash. Pero napakagal ang ipit yan coming from Ace. Dalawa yung naipit dito sa Lina to fall down. Pero habulin din naman ang Minoan Fury na kuha nila dito. Itong si Ace. Ace na lang ang maiiwan. Fix, hindi niya din nakuha yung kill para kay JBL. That's gonna be a 1-for-1 exchange lang. Pero Ace dito, he's just an Akai. Oo. Comparing sa Selena, which is a core ng side ng Geek Fam. Medyo ano, medyo mas lamang ang Selena din dito. Kung iisipin mo, standing on that level 5, Madam Yasu. And wow, Geek Fam actually going really well, doing really well sa kanilang rotations, Madam Yasu. Even though na siya shutdown si Fix doon sa bandang bottom lane, sila pa ang nagdikta kung kailan ang laban. Kagaya niya, no? Pero ito, si Sol, tinatry niya din guluhin dito si Esmeralda and si Kaja. For Esmeralda and Kaja, especially the Kaja, hindi papasok ang Geek Fam nang walang Divine Judgment. Siyempre, kailangan mo yung security nung hold na meron kayo. Pero Madam Yasu, looking at it, ang Geek Fam dito medyo lamang nasa ating pera at parang walang nakukuhang early game aggression yung EVOS Esports SG na gusto dapat nila makuha. Diba, kagaya na nga ng sinabi natin kanina, they need to shut down everyone. Repo, and mind you, Esmeralda, medyo mahina siya sa early game, pero padating na tayo ng mid game. Padating na talaga tayo ng mid game dito. No matter how much attempt nila ito si Hayabusa, pero mukhang manghuli nila dito si Soul na hindi enough yung duration ng ating Divine Judgment to hit that arrow as well. Pero hindi nila, pinapasukan na nga nila dito sa tower, pero hindi talaga enough. Pero sure, low on HP na siya, hindi dinaabot dito ng Ring of Order. Itong si Soul, he's gonna survive, they have to go back. Pero sila yung unang mababasagan ng tower dito. Brad, ang ginagawa mo. Grabe yung nangyari doon, too easy. Kulang yung damage niya, inuuna niya yung crush gear. At wala siyang nagawa na push dito ng EVOS Esports SG yung baba. There's the ipit. Pero ito, naipit nila dito. Hayabusa, kanina pa mainit sa mata. Gustong-gusto nilang hulihin. Ito si Hayabusa. Mainit. Mainit na mainit. Mainit sa mata ang Hayabusa and Potato without any mana getting the secure kill.
Madam Yasu, 3-3 ang ating score. Na, dito lang napatunayan na talagang walang risky plays. Wala kang pwedeng risky moves kapag elimination game. Low scoring game. Yung ibang game to, nakita na natin, 8 score na. Dito parang ano lang eh, safe play at nagkakaunahan lang talaga sa next turtle. Yeah. Mind you, this is the second turtle pa lang ng ating laban, Madam Yasu. Pero wala pa rin nagro-rotate doon. Ang ginagawa kasi nilang dalawa, parang dalawa silang nagro-rotate eh. Oo, oo. Dalawa silang nagro-rotate for EVOS and Geek Fam. Dalawa silang parehas gustong mag-rotate, parehas magbigay ng early aggression. Correct. Geek Fam, I'm expecting kanina Geek Fam, Esmeralda, Kaja, and Minotaur, sila yung magbe-best friend na lagi magkasama na tatalon sa mga tower. Trio tagapayo. Oo, trio tagapayo. Kaso hindi nila na-execute ng maayos yung dalawa, yung jump nila on the tower na supposed to be na if nakuha nila yon the early game pero dito sa top lane mukhang nagkakabalugugan na naman with the hurricane dance kami from this Akai pero nice one para kay Fig sa ano lang hindi lang ako sure kung nasaktuhan ba yung purify ni Potato doon kasi hindi siya nahila ng divine judgment eh. Yeah, probably nasaktuhan niya eh. Kasi kung hindi siya nahila ng divine judgment probably pinop niya yung purify bago mag in etong si Shore. Kasi may perfect timing doon sa divine judgment. Alam ko na di divine judgment kay. Yeah. Pero pag mali yung timing mo, ay pag tama yung timing mo, hindi. Hindi. So pag nasaktuhan eh, nice move coming out from Potato. Pero mauhuli yata nila dito si Shore. No, wala namang backup dito si Shore. Chillax lang. And chillax again, lang. Balik doon sa sinabi mo, Madam Yasu, parang yung plano sana ng Geek Fam dito was to create and make plays using the Kaja aggressiveness, the Selena pick off. Pero ngayon, parang na-out, ano sila eh, hindi to outplay, hindi to outclass, out-lane sila. Na-out-lane sila, oo, tama parang, yan. Parang mas sustainable yung lane ng EVOS Esports SG dito by just having the Terizla. Yes, Terizla din kasi hinahabol niya din yung mga clips. Hindi, ang kaganaan dito sa EVOS, hindi nila hinahayaan na may ma-pressure sa kanilang lanes. Parang ano, parang walang titibag-tibag sa amin. Remind you, Kuya Manji, na medyo nagka-minowan pure yata sa mga germs. Sa mga germs. Parang ano eh, parang sabi ng EVOS Esports SG, walang lower bracket, walang sumpa-sumpa. Di kami papatid. Pag ano sinasabi niyo walang coach-coach, no need. Parang sabi ni na Soul dito, tingnan mo si Solo, parang gangster lang. O ginangster, ladies and gentlemen. Medyo maasim. Like a gangster, para kay Soul dito. Nakatikim ng sinigang. Nakatikim ng sinigang. Sinigang mix. Feeling ko pinaputrip ni na boss bon eh. Yung mismong sinigang mix. Natikman niyo. Mahirap yan. At dahil dyan, napigilan yung aggression ngayon ng EVOS Esports SG. Again, there are certain kind of compositions, Madam Yasu, na hindi kayo umaasa sa clash, umaasa kayo sa lane capability, sa lane dominance ng composition nyo. At ngayon, kitang-kita natin yun for EVOS Esports SG. Bakit ko nasabi to? Kari, pwede niyang kasama yung Cho and yung Akai in the bottom lane. Interest na can survive ng isa, Madam Yasu. Pero ito, face-checking para kay JPL, pero hindi naman nila hakabulin yan. Hinatak nga lang nila dito si JPL. Yun. Hindi na sila tutulungan. Hindi na siya tutulungan doon. Apat na yun eh. At ayun yung hinahanap ng Geek Fam na hila mula kay Shorn. Yes. And naging ipe, ikaw na nagsabi nito, si Shorn ang box out king. Pero ngayon, ang Kaja parang hindi taga-box out ang Kaja eh. Yeah, kasi comparing dun sa mga ginagamit niyang hero before, nakukunat eh. He's using the Cho to box out anyone. And the Cho is a tank, di ba? Tama. And then he used the Grok yesterday as well. Kumbaga, yung box out, siya yung magba-box out dito, pero yung position niya, point guard. Hindi center at hindi forward unlike Cho, unlike Crack na sinabi mo malambot. Semi malambot ang isang Kaja. Semi malambot. Hindi siya kasing kunat. Yes, makunat siya pero tandaan mo mas makunat pa rin ang Cho at mas makunat pa rin ang Crack sa kanya, Madam Yasu. True. Hindi naman kasi siya tulad ng isang Cho na may minus damage. Tsaka gawa siya sa feathers eh. Malambot ang feathers. Totoo naman talaga, JPL ang nagba-box out ngayon, one of his best heroes ang Cho dito. And mind you, Cho Mains ang naglalaban dito, Madam Yasu. 9 minutes na, eto na ba ang late game na kailangan ng Esmeralda? Well, I don't see nandito na yung late game ng Esmeralda. Depending on her items, parang hindi pa sapat eh. Parang bitin eh, no? Parang bitin pa eh. Parang bitin. Hindi natin napansin, nakuha yung Lord. That's a pre-Lord actually. Ang dami nating sinabi, nag-Lord na pala. Yeah! Ang dami natin sinabi, nag-Lord na pala. At yung Lord pupunta sa mid lane right now. Look at the minimap, ladies and gentlemen. There's the pressure coming out from EVOS Esports SG. Bottom lane, there's going to be a one-on-one engagement. Pero hindi okay. Hindi makaporma dito itong si Hayabusa eh. Chinicheck kasi siya ni Terizna always. Terizna,
Gaya nga nung kinumpute mo nung group stage. Kinumpute ko yun eh. Wala calculator yun eh. Kinumpute niya yun, pero ito computed din. Ito si Shore na nahula with a Turk in that. Pero Esmeralda jumping in for Esmeralda to just is dead. Pero pinasok itong ni Sol, yung tatlo. Solo, paano ka lalabas? Pero nakalabas pa rin naman dito si Sol kasi lagpas ng alas 4. Oh! Tapos, pinapasok na yung Silent Geek Fam and tuturugin din yung nasa middle lane. Nagkabagsakan na, dalawa na lang sila. Kaya mo sa ay, naku po! Wala na silang mapagsagot. Ah! Na ginagawa ng EVOS ESPORTS SG! Malapit nang mawala ang sumpa!